Hi guys! Talaga pong napakadami ng hint or clues na nababasa tayo online tungkol nga sa posibleng pagpasok ng isang napakalaking comedian, comediante, sikat na comedian. At siguro ay naiisip nyo, ang naiisip ko rin na posible talaga na ang tinutukoy ay si Mr. Revillame. Alright, so nilinaw na rin na hindi talaga si Michael V. etong comediante na ito na tinutukoy. Dahil ni minsan, wala po talagang offer kay Michael V. At yun nga, sabi niya, kung meron mang offer, talagang hindi niya tatanggapin ni Michael V, okay? So, wala tayong maisip na iba na malaking komedyante, sikat na komedyante, na pwedeng pumasok sa Eat Bulaga. Diba? Wala po talaga. Other than Mr. Willie Revillame. Siya lang eh. Wala namang ganun kalaking komedyante sa GMA Network other than Michael V. Yun nga, nagtumanggi na, di ba? Or pinabulaanan na yung issue nga na posibleng siya ang maging host. Ito si Michael V. Ito po, sino ang sikat na komedyante? Hindi ito si Michael V. Nililinaw lang na inofera ng tape para maging co-host ng Eat Bulaga. Or baka main host, di ba nga? Alam nga namang co-host lang si Mr. Willie Revillame. Baka nga siya talaga ang magdadala ng show. At posibleng maging or palitan din ang pangalan. Bakit hindi na lang Type Incorporated, di ba? Alam niyo po kasi, ito lang ata yung mga producers na ultimong yung company nila, meron ang sariling social media account. Meron ang Facebook page na naandun din yung programa ng Eat Bulaga, pinalalabas din yung mga videos doon. Kaya lang nakakapagtaka, wala masyadong mahatak na followers. So ulitin ko ha, ito ay sikat na komedyante, malaking komedyante. So napakalinaw, napakarami ng clues talaga na posibleng si Mr. Willie Revillame. At yun na rin po ang tinutumbok ng maraming netizens ngayon. Kahit saan tayo lumingon, saan tumingin, sa social media talaga pong mababasa natin yung ganyang komento ng mga netizens. So anyway, good job para kay Michael V dahil isa siya sa mga iniidolo natin. Magaling po talaga. Talagang natural yung pagpapatawa nila. Pero uulit-ulitin ko ha, malayo pa rin talaga yung galing ng isang vice ganda sa lahat ng aspeto ng entertainment. Lalo na po syempre sa pagpapatawa. Talagang nararapat lang na tawagin phenomenal. Hindi ko sila kinukumpara bilang parehong komedyante ha, pero as a performer, makikita mo talaga yung galing ng isang Vice Ganda. Pero syempre, ulit-ulitin ko rin, hanga rin tayo sa isang Michael V. Sayang eh, alam nyo, ang gustong-gusto ko talaga makita sa mga noontime show, katulad nga ng It's Showtime, ay si Jano Gibbs. Of all the komedyante na meron tayo, on top of my list talaga si Jano Gibbs na isa sa pinakamagaling. Kaya nung malaman ko na siya ay kakamping, grabe. At napanood or nakita ko siya personally sa isang rally. Ganito pala talaga yung feeling ng iniidolo mo. Yung makita mo yung iniidolo mo ng malapitan. At makikita mo rin na napaka-accommodating. So sana balang araw mapanood natin si Mr. Jano Gibbs sa It's Showtime. Doon siya nararapat. Yung galing niya, di ba? Pwede siyang kapalitan ng linyahan ni Vice Ganda, ni Vong Navarro at syempre si Jong Hilario. Sila po ang totoong nagpapasaya sa ating pananghalian.